Naaalala niyo pa ba ang signature move na ito ng 7-footer na si Dirk Nowitzki, ang kanyang one-leg fadeaway shot na napakahirap butatain ng kanyang mga kalaban? Well, paano ba naman sila aabot kung mag-fadeaway ang 7-footer, di ba mga idol? At ang kanyang napakataas na rainbow shot, well, yan ang mga tumatak sa atin kapag usapang Dirk Nowitzki. Kaya naman sa video natin ngayon mga idol ay pag-uusapan natin ang kanyang kwentong basketball. Kaya tara, diretso na tayo mga idol. 1998 NBA draft nang pumasok ang 7-footer German professional basketball player na si Dirk Nowitzki sa NBA. Siya ay 9th overall pick na pinili noon ng Milwaukee Bucks, ngunit hindi ito nakapaglaro sa Bucks mga idol dahil trinade din nila ito kaagad papuntang Dallas Mavericks. Sabay pa silang na-trade ni Steve Nash noon mga idol na galing naman sa Phoenix Suns. Napakagandang chemistry ang nabuo sa dalawang manlalarong ito mga idol dahil alam naman natin na si Steve Nash ay isang playmaker at itong si Dirk Nowitzki naman ay isang scorer. Well, sa rookie season ni Nowitzki ay nabibigyan pa lang ito na 20 minutes playing time. Medyo mababa pa ang ambag nito sa koponan sa kanyang rookie season mga idol. May average pa lang siya noon na 8.2 points per game, 2.5 assists, 0.8 block at 3.4 rebounds per game. Kaya naman malabo niyang makuha ang rookie of the year. Even first at second sa all rookie ay hindi siya kasama mga idol. Pero pagdating naman sa sumunod na season ay bumawi ito mga idol. Nabibigyan na siya ng mahabang playing time, umangat sa 17.5 points per game ang kanyang naging stats sa kanyang second season. Kaya naman dahil dito ay sa kanyang pang-apat na season sa NBA 2002 ay napabilang na siya sa NBA All-Star Game. 14 times siyang nakasama sa NBA All-Star mga idol. 2005-2006 season ay mas tumaas ang stats nitong si Nowitzki mga idol. Sa kanyang 81 games played sa season na yun ay umangat na siya sa 26.6 points per game at 9 rebounds per game. Mayroon din siyang average na 2 points per game. Umangat din sa 40.6 ang kanyang 3-point percentage. Well, mataas-taas na ito mga idol, lalo na ang tumitira sa mga tres na ito ay isang 7-footer na kagaya ni Nowitzki. Ibig sabihin lang nito mga idol ay talagang isa rin siyang shooter. Well, dahil dito mga idol, 2006 NBA 3-point contest ay sumali nga itong si Nowitzki. Nakalaban niya noon sila Gilbert Arenas, Chauncey Billups at ang greatest shooter na si Ray Allen. Ngunit tinaob ni Nowitzki ang mga ito mga idol at siya ang itinanghal na kampiyon sa 3-point contest na yon. Sa sumunod na season lang mga idol, 2007 ay muli na namang nakakuha ng award itong si Nowitzki dahil dito ay siya ang itinanghal na 2007 regular season MVP nang mag-average siya ng 24.6 points per game at 8.9 rebounds per game na mayroong 90% sa free throw line. Ngunit naging mailap pa din sa kanya ang kampiyonato mga idol. 2010-2011 season nang pumangatlo sila sa standing sa Western Conference. Nagkaroon sila noon ng 57 wins at 25 loss kaya pasok sila sa playoffs at pinataob sa first round ng Portland Trail Blazers sa standing na 4-2. Sa second round naman ay nakatapat nila noon ng Los Angeles Lakers na second seed sa West na pinangunahan pa rin noon ni Kobe Bryant. Ngunit pinadapa ito ng Dallas mga idol na pinangunahan ni Nowitzki. Winalis nila ang Lakers noon mga idol, 4-0 ang standing. Kaya pumasok sila sa Western Conference Finals at nakatapat naman nila noon ng Big 3 ng OKC na sila Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden. Ngunit hindi pa din umubra ang Big 3 na ito mga idol nang talunin sila ng Dallas sa standing na 4-2. Kaya sila ang mag-advance para sa 2011 NBA Finals. Ito ang unang NBA Finals ni Nowitzki mga idol. Makakaharap naman niya dito ang Big 3 ng Miami Heat na sila Chris Bosh, Dwayne Wade at LeBron James. Napakagandang laban ng kanilang serye mga idol. Sa kanilang Game 1 ay nakuha ng Miami ang panalo. Game 2 ay nakabawi ang Dallas. Game 3 ay nasungkit ulit ng Miami Heat. Game 4 muling bumawi ang Dallas. Nagkatalo lang mga idol sa Game 5 at 6 nang hindi na mapigilan itong si Nowitzki sa opensa. Nagtala siya ng 29 points sa Game 5 at nakuha ang panalo. At sa Game 6 nga ay nakuha na nila ang kampiyonato na nagtala siya dito ng 21 points and 11 rebounds. Ito ang una at huling kampiyonato ni Dirk Nowitzki mga idol. Siya ang tinanghal dito na Finals MVP after 20 years ng kanyang karera sa NBA. 2019 na mag-anunsyo na itong si Dirk Nowitzki na magre-retiro na ito sa NBA. At sa kanyang last game kontra sa San Antonio Spurs ay nabigyan nga ito ng standing ovation. Pagbibigay po guys sa nag-iisang Dirk Nowitzki. Well kayo mga idol, isa din ba kayo sa umiidolo noon sa 7-footer shooter na si Dirk Nowitzki? Well, comment po na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin.